Ninja. Hello mga boss. I-unbox ko lang tong dumating na pyesa para dun sa air suspension natin dun sa may K-blade sa motor na gamit ko. Ito ay solenoid para dun sa may air control tsaka switch. Tingnan natin kung ano nasa loob. Tara. Unahin na natin tong solenoid. Kung ano bang itsura nito. Galing Shopee to eh. Yan. Bali, apat na piraso to para dun sa control natin. Tuturo ko sa inyo kung paano ikabit to pag nakompleto na yung siya kasi nasa machine shop pa. Hindi pa siya tapos, pinunta ko kanina. Kaya unahin natin to kasi dumating din to kanina. Kaya ito na ang unahin natin. Bali, apat to. Yung U-matic na solenoid masyadong mahal kaya itong kinuha ko sa para sa busina ng truck to eh. Ito ang susubukan kong gamitin kung umubra. Pag umubra, tuturo ko sa inyo kung paano gawin to sa air control ng air suspension natin. Pag nabuo na yun, ituturo ko sa inyo lahat kung paano gawin yun. Yan, apat yung in order ko para sa front shock tsaka sa rear shock. Tigdalawa sila. Maiksing video lang po ito para makita nyo lang na ito yung gagamitin nating solenoid para dun sa K-blade natin. Tapos sinabayan ko na rin siya ng order nitong switch. Kaso isa lang ang dumating. Ang order ko nito apat para sa switch ng nitong solenoid. So order ulit ako siguro yung isang klase na lang na toggle switch, yung on and off. Yun na lang siguro yung gagamitin natin para mas tipid, mas mura yun eh. Bali, kukumputin ko naman lahat ng gastos para dun sa air suspension para malaman nyo rin at magkaroon din kayo ng idea. Pero sa ngayon, ito muna. Tapos pag natapos na yung shop na pinamasin shop ko, yun naman yung papakita ko sa inyo. Tapos assembly natin para may idea kayo kung paano gumawa ng air suspension na makakamura kayo. Hindi nyo na kailangan magbayad ng almost 17k to 20k hanggang 35k. Kayo na mismo ang gagawa para sa mga motor nyo kung gusto nyo magkaroon ng air suspension yung mga motor nyo. Sa ngayon, at least dumating na yung mga solenoid, yung importanteng switch natin para sa air control. Ginagamit to sa busina ng truck, ng air horn. Tapos lalagyan na lang natin ang switch. Papakita ko sa inyo paano natin gawin pagtapos. So yun muna sa ngayon mga boss. Pag nakompleto na natin yung mga pyesa, papakita ko sa inyo paano gawin. Marami naman akong tuturo sa inyo tungkol sa motor, yung mga simpleng-simple na kaya natin gawin. Kaya abang lang po kayo sa channel ko, Utoy Works. Yan yung pangalan ng channel ko sa YouTube. Tapos abang lang sa mga video ko, marami akong ituturo dun na makakatipid kayo para sa mga motor nyo. Kaya kung nagustuhan nyo yung video ko, pa-like na lang po, pa-share, tsaka pa-subscribe. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung ano yung katanungan nyo. Kung kaya nating sagutin, masasagot natin. Yun, maraming salamat. So, sunod na lang ulit. Peace!